Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So, ito na ang inaabangan ng karamihan. So, marami sa topic na to ang nag-aabang at ipapaliwanag natin. So, ang topic natin for today is crossbreeding. Ano nga ba ang crossbreeding? Paano ito ginagawa at bakit ito ginagawa? So, kadalasan nakakarinig tayo sa mga labanan, sa laban ng mga kaibigan natin. Anong ginamit mo? Ito, sweater to cross sa ganito. Kelso to cross sa ganito. Black to cross sa ganito. Hatch to cross sa ganito. Roundhead to cross to sa ganito. Lemon to cross to sa ganito. And so on so forth. Walang katapusang crosses. So, bakit natin una? O, kailangan natin munang malaman kung bakit kailangan tayong gumawa ng crosses na manok, or sa mga farm, ang term nito is battle cross. Battle cross. Now, bakit battle cross? Unang-una, ang labanan is, sabi nga natin, para itong mga gladiators, para itong talagang labanan ng patayan. So, talagang gumagawa ka ng particular na individual na buo ang tapang, buo ang lakas ng loob, mabilis, may katawan, na talagang fit or talagang sinadya siya para panlaban. Wala siyang nervyos, wala siyang takot, makikipagpatayan siya. Yun ang pagkatao, yun ang pagkamanok niya. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagko-cross. Ngayon, bakit mas magagaling ang cross kaysa sa mga pures? Bakit mas magagaling ang mga cross kaysa sa pures o sa mga brood materials o kaya sa mga seed fowls? Kasi kung tutuusin, parang pare-pareho lang ng mga manok yan. Bakit kailangan pang mag-cross? Eh, pwede namang ilaban ng puro. Pwede ko namang ilaban to ng manok ko na kung anong lahi nito. Wala naman akong pakialam. Pwede ko namang hindi i-cross yan. So, bakit? Unang-una, nabanggit nga natin, pag pure materials or breeding materials or seed fowls, they are limited as to ability. Iisa o dalawa lang ang alam niyang palo. Yun lang ang karakter na inaasahan mo, or yun lang ang karakter na dapat mong asahan sa kanya. Kasi wala siyang ibang galing. Yun lang. Kaya lang, gustong-gusto mo ang karakter na yun, doon napapasok ang strength and weaknesses ng mga manok na sinasabi ko sa inyo doon sa una nating topic. So, pag nakita mo na yun lang ang kakayahan niya, pero gustong-gusto mo yun sa kakayahan niya, katulad ng ginagawa ko, gustong-gusto kong kakayahan ng mga Bruce Barnett na lagi nasa ibabaw, kahit na medyo kulang ang katawan, mahina sa baba, okay lang. Yun ang purpose kung bakit ako nagko-cross. Yun ang purpose kung bakit tayo nagko-crossbreeding. Dahil nakita natin na may kakulangan ang manok natin. Kung ano man ang kakulangan na yun, yun ang pinupuno natin or inilalagay natin. But, not to the extreme naman. Not to the extreme naman. So, ano nga ba ang karakteristik ng mga battle cross na manok? Unang-una, they are very vigorous, hybrid vigor. So, maririnig mo sa mga sabungan, maririnig mo sa mga kaibigan mo, hybrid yung manok na yan, huwag mong labanan, nakakatakot. So, ang hybrid na term or connotation, yun yung sinasabi ng mga kaibigan natin, yung mga naririnig natin, na nagre-representa ng isang manok na mataas ang uri or mataas ang klase, ginawa siyang battle cross. Hybrid daw ang tawag. Quote-unquote, hybrid. Now, what is a hybrid vigor? A hybrid vigor is an individual na mas magaling kaysa sa parents niya. Natural evolution yan. So, katulad ng tao, ang anak natin, mas matalino, mas magaling kaysa sa atin. Mas maganda, mas gwapo kaysa sa atin. Kasi kumbaga, natural process of selection. Natural process of selection by nature. As the term itself, natural process of selection. Natural. So, kumbaga, para maipagpatuloy ang evolution, maipagpatuloy ang lahi, kailangan ang anak mo mas magaling kaysa sa'yo, mas hybrid ang genes niya kaysa sa'yo, mas resistant siya sa disease or sa mga sakit, mas malaki siya kaysa sa'yo, mas matangkad siya kaysa sa'yo. Kasi ang objective ng evolution is to make the future generation better. To make the future generation better. In relation naman sa manok,
Ang dalawang individual, pag kinrossbreed mo, ang lalabas siya, ibig sabihin, hybrid vigor na siya. Pag sinabing hybrid vigor, mas magaling siya kaysa sa dalawang parents niya. Mas malaki siya, mas malaki ang buto. Kung sa manok, mas matangkad na siya, mas malaki na siya, mas may katawan na siya, mas matapang na siya, mas gigil siyang pumalo, mas malakas na siyang lumipad. Kasi kumbaga, itong dalawang individual na to, sabihin natin, sweater, kinross mo sa hatch. Ang sweater, likas na mamamalo, malakas bumangga, may palo din sa baba, pero kulang sa power, kulang sa diin. Ngayon, ang hatch naman is isa sa mga bloodline na talagang nagbibigay ng pinakamataas na hybrid vigor. Whatever na ipasok mo sa hatch, nagkakarga siya ng power. Nagdadagdag siya ng power. Kasi nga, yun lang naman ang aasahan mo sa kanya. Yun ang purity ng bloodline niya. Power and gameness. So, pag binibo siya sa sweater, ang lalabas, magandang manok, medyo dirty feet, kasi kombinasyon ng genetic appearance ng dalawa, kasi ang hatch dark legs yan eh. Mostly dark legs, although may yellow legs din. So, talagang pag binagbanggaan mo sila, may palo na siya sa taas, may palo na siya sa baba. Pero very notable yung dagundong ng palo niya, na namanan niya sa hatch, pero yung pagkapogi namanan niya sa sweater. So, perfect siya na battle cross or panlaban. Perfect siya na battle cross or panlaban. Kaya minsan, dahil sa hybrid vigor na yon or hybridization, minsan meron tayong nakikita na, ba't ang tatay mababa, ang nanay mababa din, maliit. Nung binread ko, ang lalaki ang tatangkad ng labas. Diba? So, ibig sabihin, lumabas ang hybrid vigor nung pinagbangga mo ang dalawang inbred na pamilya. Kasi ang dalawang inbred na pamilya, habang ini-inbred mo sila, lumiliit ng lumiliit, bumababa ng bumababa. Pero nagiging concentrated ang genetic pool. Nagiging puro sila sa karakteristik na gusto mo at naitatago ang karakteristik na ayaw mo. Kasi yun ang objective ng pagpapapuro eh. So kung pareho silang ganun, pag binread mo, pinagbangga mo silang dalawa, lalabas ang hybrid vigor, parang hinipa na balon. Parang hinipa na balon. Lumaki, matibay, matikas, kumpleto siyang panlaban. Binread mo siya panlaban, ginawa mo siyang panlaban. Walang nervous, walang takot, tapos madaling palakihin kasi malakas ang ano niya, malakas ang resistensya na kumpara sa mga against sa mga sakit as kumpara doon sa counterpart niya na mga inbred, na mga sinful, na mga puro, na since inbred na nga, medyo mababa ang tolerance sa sakit. Ang mga hybrid vigor na manok, ang mga battle cross na manok, mabilis siyang gawin, mabilis siyang paramihin dahil nga, madaling buhayin. So, eto naman, sa crossbreeding, ang ginagawa ko, hindi naman ako nagko-cross ng extreme. Pag sinabi kong extreme, ang Bruce Barnett ko sobrang lakas sa taas, hindi ko siya i-breed sa hatch na puro lang baba ang alam. Kasi pag gumawa ako ng two-way cross, ang mangyayari, malilito yan. Malilito kasi hindi niya alam kung sinong susundin niya na karakteristik. Pwedeng may palo sa taas, pwede may palo sa baba, pero lito siya eh. Hindi niya alam. So, pag nagbe-breed ako, kunyari, Bruce Barnett ko, malakas sa taas, ibibreed ko siya sa hatch na malakas din sa taas. Although, alam ko naman ang hatch may palo sa baba. So, mga hatch naman, marami namang hatch ngayon na malakas sa itaas na may baba. So, ang ginagamit ko is blue face hatch. Kasi ang blue face hatch is isa sa pinakamatalinong hatch na nagawa. Kasi talon lang siya ng talon, hindi siya tumatawid halos. Pagpasok mo, aangat ang huwas mo, aangatan ka. So, bagay sa mga lumilipad kong manok. So, yun ang ginagamit ko. Although, meron naman akong iba na ini-experimentuhan, pero hindi ka pa proven. So, kumbaga, importante na pag nagbe-breed ako, like to like pa din. Like to like. O kaya naman, kung magbe-breed ako ng experiment, kunyari, ibinid ko sa reaction, mapukpuk sa baba, titingnan ko ang anak. Kung ang anak niya lito pa rin, hindi ko alam kung anong magdodominate na palo, ibabalik ko pabalik ng breeding sa Bruce Barnett. Making the Bruce Barnett 3/4, making the high action 1/4. That way, mayroon akong alam na dominant blood na magkikiri ng fighting style niya. Hybrid pa din, pero magkikiri ng dominant na fighting style ng Bruce Barnett na hinahanap ko. So, as to other bloodlines, wala naman akong idea kung paano ginagawa nila. Basta ang sikat na crosses are Sweater Gilmore or Sweater Hatch, Hatch Kelso, or Kelso Hatch, Roundhead Kelso, Roundhead Kelso, Rounded Hatch. Yun ang mga alam ko na mga kombinasyon na pinasikat ng mga
idol natin sa breeding. So kadalasan talagang pinapasok nila is hatch kasi number one ang hatch na magbigay ng hybrid vigor. Yung hatred ng palo, yung dagundong ng palo, yung katawan, yun ang ginagawa nila. Anyway, whatever thing na i-cross mo sa bloodline mo, sabi ko nga, dapat kilala mo ang bloodline mo, alam mo ang strength and weaknesses nila para pag nag-breed ka, alam mo kung anong pupunuan mo. Hindi ka lang yung baril ng baril na hindi mo anong alam ang target mo. So dapat alam mo, more or less, bago mo sila isalang sa breeding pen, more or less, may idea ka na kung anong lalabas. Kasi paglabas niyan, pag na-spar mo na, ang mangyayari, confirmation na lang ng churi mo. Confirmation na lang ng churi mo. Hindi na lalayo doon sa gusto mong mangyari ang nagawa mo. Otherwise, pag lumayo doon, may problema. Kasi baka yung character na nakuha mo is baka two-way cross battle cross na rin yung isang pinasukan mo. Kaya nalito na siya, hindi niya lumabas yung character ng hinahanap mo. Kaya it's really important na malaman mo kung gaano ka-inbred ang manok mo. Kaya it's very costly na mag-experiment na mag-experiment. Kaya kung ano yung ngayon ginagawa mo, just do it, experiment a little on the side kasi nga mas magastos kasi hindi mo alam kung anong lalabas. Although it's just a confirmation kung gaano mo kakilala ang manok mo. So rinse and repeat, pag hindi umubra ang cross mo, hanap ka ulit, mag-research ka ulit ng iba na, mas, na malalim ang pagkaka-inbred ng mga manok. Ipasok mo sa manok mo kung anong kulang na nakikita mo, yun ang pwede mong idagdag. So anyway, ang simpleng paliwanag ng crossbreeding is dapat makuha mo yung fighting style na gusto mo, mas magaling siya kaysa sa dalawang parents, mas improved ang character niya para mas kaya niyang dalhin ang sarili niya. Mas kung kulang sa katawan, kailangan ang palaban mo talaga sa stagan, buo ang katawan, bulto ang katawan. Otherwise, kulang sa power, pag tinamaan, dadamdamin ka agad niya. Ngayon naman, kung kulang ka sa angat, hanap ka ng manok na may konting angat, dun mo ipasok bago mo naman i-breed sa iba. So, ang mga crosses na ginagawa is either two-way cross or three-way cross. Minsan may four-way cross pa, pero hindi ko na alam kung paano gagawin ang four-way cross. Kasi unang-una, ang three-way cross, kung bakit mas kompleto sila na fighting machine. Because una, kung mayroon kang hatch, meron ka ng insurance sa power and speed. Kung may sweater ka, meron kang maraming palo, meron kang magandang postura, yung tayo na unat na unat yung paa, ang gandang tingnan, parang sundalo. And then kung may rounded or kelso ka na ipapatong sa dalawa, meron kang konting intelligence. So kumbaga, sa labanan kasi ngayon, ang kailangan mo, dalawang palo, isang ilag. Dalawa o tatlong palo, isang ilag. Hindi pwede ang dalawang ilag, isang palo, kasi aabutan ka ng kalaban mo. So as much as possible, umuna ka ng patama. So that makes the three-way cross much better than two-way cross. Ito, depende to ha. Depende pa rin sa observation nyo. Depende sa knowledge ng breeder. Kasi ako, para sa akin, ang three-way cross is the most complete fighting machine. The most complete battle cross, ang three-way cross. Kasi pwede mo nang pagsamahin dyan ang speed, power, posture, saka intelligence or smartness ng manok. Sa two-way cross, sabi ko nga sa inyo, pwedeng malito pa siya kung aling character ang susundin niya. Pero sa three-way cross, kung meron ko ng sweater hatch, may base ka na ng forma, saka ng tapang, saka speed, papatungan mo na lang siya ng intelligence. So may forma na siya ng sweater, may gigil na ng hatch, may talino na siya ng round head, or may talino na siya ng kelso. So mas kompleto siya as compared sa two-way cross. Yun ang para sa akin, yun ang churi ko. Ano? Pero kung anong ginagawa nyo sa breeding nyo, at kung anong nakasanayan yung nananalo, I salute that and huwag nyo nang baguhin. Dahil ang sabong, walang nakaka-perfect nito. Walang nakaka-perfect. Everybody is doing their thing kung saan sanay sila. So yun lang guys. Master Marcos ulit ito ng Team Logis, and I hope nakatulong sa inyo ang video vlog natin na ito. Thank you very much.